hindi nakikisama sa gumagawa ng masama. So hindi ka, hindi ka na gumagawa ng masama, hindi ka gumagawa ng masama, hindi ka rin nakikisama sa gumagawa ng masama. Kasi minsan, di ba, halimbawa, andun ka, gumagawa ka ng, yung kaibigan mo, gumagawa ng masama, eh kasama ka doon. Tapos pag yanon ka, kasama ka niya, di ba, hindi mo, siya lang ang gumagawa, nakatayo lang pa ako dito. Eh nakikisama ka doon. O ibig sabihin, kapag ang ginagawa mo, kasama ka doon. Kapag siya hinuli ng pulis, kasama ka ng muli ng pulis. Pag-inu ba? Amen? O kapag, pinulaan yung buhay niya, kasama ka doon. Kahit sabihin mo, hindi pa ako gumagawa siya doon, nakatayo lang ako rito. Pag-inu ba? O misang ganun tayo. Dapat natin maintindihan na isang taong maliwanagan ng mga salita ng ating Panginoon ay hindi nakikisama sa mga gumagawa ng masama. Sa gumagawa yun ng masama, huwag kang makisama dyan. Walagay mo. Sabi ko dyan, alam ninyo walang bahagi sa kanya ni Kristo, ang Diyos ng Diyos, ang taong nakikiapin, mahalay, masakim, ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Kaya huwag kang gagawa, huwag kang nasama doon sa gumagawa ng masama. Walimbawa, yung taong niya nakikiapin, mahalay, sakim, di ba? Makasarili. Di ba ka maging isama dyan? Kasi yan ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen po ba? Kaya tayo, lumalayo tayo doon sa mga taong gumagawa ng mga masama. Wala yun pa sa 6-7. Sabi pa, huwag kayong padaya kayo man sa pamagitan ng mga pamatuwira na walang kabuluhan. Sapagat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. Kaya huwag kayong makisama sa kanila. Amen? Huwag kayong padaya kanino man sa pamagitan ng pamamatuwiran na walang kabuluhan. O di ba, minsan, binubula-bula tayo, binubula-bula kayo, na tila yung sinasabi niya, napakabuti. Pero totoo, ipapahama kayo niya pagdating ng araw. Kaya sabi ng Diyos yan, huwag kayong makikisama sa kanila kasi naliwanagan ka. Tinatawag ang Kristiyano. Tinatawag ang sarili mong Kristiyano. Tapos susumpungan ka sa mga gawain ng mga kismosa. Di ba? At ito ka sa grupo ng mga kismosa. Umaga-umaga at ikisama ka doon. Di ba? Dahil po ba? Doon sa mga maninira ng buhay. Di ba? At doon ka, nasusumpungan ka doon. Alam mo na mga kismosa niya ang pinag-uusapan niya, buhay na may buhay. Ito daw kung Kristiyano ka. Tapos na doon ka, ikisama ka doon. O di po ba? Amen po ba? O meron ba natutulad na kapatid? Kaya isang taong naliwanagan at inaakit ang buhay ng Kristiyano, hindi nasusumpungan sa mga grupo ng mga masamang tao. Di ba? Hindi nasusumpungan doon sa mga kismosa kung walang iba. Gawin, umagang-umaga, hindi pa nag-aalasal, hindi pa nagkakape. Ang pagkape nila, di ba? Buhay ng kanilang mga kapitbahay. At ang tinapay na pinakain nila, yung mga kasiraan ng kanilang mga kapitbahay. Amen? Nakapag-usap na sila, uwi na sila. Masok na eh. Uwi mo ba? Kaya alam mo ba, dapat lumalayo tayo, hindi tayo susumpungan doon. Di ba? Kapag alam natin na yung gawain niya ng mga hindi sa Diyos, lumayo tayo dyan, huwag tayo mag-isama. Kawain na lang natin sila. Di ba? Pag tinatawag tayo, kawain na lang natin. Bye-bye. Diba? Amen. Diba pala yung tayo sa kanila? Kaya alam niya mga kapatid, kaya nasisira ang isang banal na buhay yung tinatawag ng Kristiyano. Sabi nila, born again, diba? Kasi kahit anong tawag nila, Kristiyano, born again. Yung mga buhay niya, banal yan, galing yan sa Diyos. Diba? Galing yan sa Diyos eh. Tapos ngayon yung buhay na banal at galing sa Diyos, dadalahin ko doon sa mga masamang gawain. Amen? Hindi po ba? So bilang isang taong naliwanagan, dapat hindi tayo nakikisama sa gumagawa ng masama. Hindi ka lang gumagawa ng masama, hindi ka rin nakikisama sa mga taong gumagawa ng masama. Hindi masama na makipagkaibigan sa lahat ng tao. Walang masama makipagkaibigan. Pero, dapat mamili ka ng mga kaibigan. Kasi hindi lahat ng kaibigan ay pagdadala sa iyo sa kabutihan. So, dapat tayong mamili ng mga kaibigan.
hindi masamang makipagkaibigan, pero dapat tayo mamilit ng kaibigan na ating makikisamahan, pagtitiwalaan ng ating mga buhay. Amen? Amen po ba? Kasi yung tao nagsisigaw sa mga pakikisama. Diba? Sa pakikisama niya, ng pakikisama, hindi niya namamalaya, dinadala na siya sa kapahamakan. Hindi po ba? Kaya isang tao kaliwanagan, mga kapatid, kahit ulit-ulitin ko sa inyo, dapat natin matandaan ang isang tao kaliwanagan, lumalayo sa grupo ng mga masamang gawain. Amen?